Araw, Angels. Tunghayan natin ang ika-apat na kabanata ng Love, Surrender. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bakit tahimik na tahimik yata kayo magkapatid? Tanong ng inay ni na Emily habang naghahapunan silang mag-iina ng gabing iyon. Nasiyahan ito nang malamang doon na uli mananatili si Thunder. Ito pa nga ang nagbalik ng mga damit na dala ni Thunder sa kanilang maliit na kabinet. Pagod na pagod sila ni Thunder sa pag-arte ng normal sa maghapon para sa kanilang ina. May wala nang nakapansin sa kanilang dalawa nang hindi na halo sila umiimik. Babagsak na ang ulo niya sa antok. Pasensya na, inay. Sabi niya, masakit lang ho ang ulo ko. Nainitan yata ako masyado kanina naglaba ako sa ilog. Magpahinga ka na agad, ate. Sabi naman ni Thunder habang nag-aalalang nakatingin sa kanya sa kabilang mesa. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Tila nagtatakang tumingin dito ang inay nila. Aba, naghihimala ba mga tainga ko? O narinig kong sinabi mo maghuhugas ka ng pinagkainan? Nakangiti na wika na kanilang ina. Pilit na ngumiti lang si Thunder. Inay, magtatanong nga ako ng trabaho bukas kay Chairman. Kung pwede na ako magtrabaho sa palaisdaan. O kaya isa pala yan. Gusto ko ring mag-aral magmaneho kung sakali. Magpapaturo ko kay Manggari. Malay nyo, kapag nasa tamang edad na ako, ay payagan ako magbiyahe ng jeep. Wika pa ng kapatid. Natutuwa siya sa naririnig. Umusbong ang pag-asa sa kanyang dibdib. May maganda rin sigurong dulot ang sakripisyo niya nang nagdaang gabi para kay Thunder. Pagkatapos ng hapunan, ay itinaboy na sila ni Thunder sa kusina. Umupo ang inay nito sa tumba-tumba nito sa sala at nagbasa ng Biblia. Bit-bit ang gasera, isa-isa naman niyang nilapitan ang mga bintana para isara ang mga iyon. Napatigil siya sa pintuan. Para kasi may naulingan siya. Parang nakarinig siya ng yabag ng kabayo. Pero nang tumingin siya sa labas, wala naman siyang nakita. Siguro nga ay may dumaan pero nakalampas na iyon. Isinara niya ang pinto at nagpaalam na sa kanyang ina na magpapahinga na. Tumangulang ito at ibinalik uli ang atensyon sa binabasa. At pumasok na siya ng kwarto. Siya ang babae na nakasama ko. Sigurado doon si Nathan. Sandali lang niyang natitigan ang mukhang iyon, pero malinaw ang liwanag ng kasera. Ito ha si Lady in Red. At nakatira ito sa loob ng kanyang hasyenda. Bulong niya sa sarili. Nakasakay siya sa kabayo. Pagkatapos niyang malaman kay Brent, ay nagtungo siya sa main house at ipinahanda ang kanyang kabayo na sihabagat. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Brent. Kaya inalam niya at totoo nga ang sinasabi nito. Tama din ang kanyang kinatatakutan. Hindi siya talaga bayarang babae. May kaunti siyang nalalaman tungkol sa mag-iinang nakatira sa kubo na iyon. Ang padre di pamilyang pumanaw na ay matapat ang katrabaho sa kanyang ama. At wala silang ibang kamag-anak at ang kanilang inay ay may sakit pa. Hindi niya ma-imagine kung ano ang maaaring dahilan kung bakit napilitan ang panganay na anak na gawin ang ginawa nito noong nagdaang gabi. Sigurado ko na may nagsamantala sa pagkakataon sa pangangailangan nito at kailangan niyang alamin kung sino. Bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, siya ang nanatili roon. Nakamasid sa bahay at iniisip kung anong klaseng buhay mayroon ang mag-iina sa maliit na bahay na kahit kuryente at tubig ay wala. Nag-aaral pa ba magkapatid? Nabibili pa ba ang gamot ng payat na matandang nakita niyang dumaan malapit sa bintana kanina? Mga bulong niya sa sarili. Napalunok siya. Saka sinimulang ipihit ang kanyang kabayo. Dumaan ang mga araw at unti-unti ay naging madali ang mga iyon para kina Emily at Thunder. Natanggap agad si Thunder sa palaisdaan bilang isa sa mga boy na magsasabog ng pagkain sa mga isda at gagawa pa ng ibang gawaing kailangan. Pero kapag may libreng oras,
ay sinasamahan pa din siya nito sa pagtitinda ng gulay sa umaga. Saan galing ang mga ito, inay? Nagulat ang tanong ni Emily. Pagakyat niya sa bahay, inakita niya ang isang sakong bigas na nakasandal sa dingding. Tuwang-tuwa ang nanay niya nang tumayo ito mula sa tumba-tumba. Naku, anak! Padala ito ng mga Alonso. Meron silang bagong programa. Alam mo ba? Mula ngayong buwan na ito, iyong mga naulila na mga naging trabahador dito sa hasyenda ay may supply na isang sakong bigas, grocery at kaunting salapi. Iyon ang sabi na nagdala nito rito. Yung iba, dinala na nila sa kusina. Meron doong kape, gatas, mga juice at may oatmeal pa yun. At kung ano-ano pa, ang masayang pagbabalita ng kanyang ina. Ho? Hindi makapaniwalang sambit niya. Parang robot na nagtungo siya sa kusina at nang makita ang mga grocery bag sa ibabaw ng mesa, ay lalong hindi siya makapaniwala. Lalampas pa sa isang buwang konsumo ng groceries ang naroroon. Inay, totoo ba to? Tila namamanghang wika ni Emily. Oo, anak. Eto pa oh, wika ng kanyang ina. Napalingon siya rito. May envelope na iniabot ito sa kanya. Ano po ito? Nagtataka ang tanong niya. Tingnan mo kung magkano ang laman. Excited na sabi nito. Mabilis niyang binuksan iyon. May 10,000 pisong laman iyon. Yan daw ang pauna. Kada buwan ay may makukuha tayong 5,000. Parang pensyon nila para sa iyong ama. Pakiramdam ko parang Pasko kahit Abril pa lang. Hindi ko na maalaala kung kailan ako huling nakahawak ng 10,000. Masayang saad na kanyang ina. Unti-unti siyang napangiti. Milagro po ba ito? Wika ni Emily. Eh para na nga milagro. Sagot na kanyang ina na hanggantay nga ang pagkakangiti. Parehong tumatawa na nagyakap sila mag-ina. Hindi rin malaman ni Thunder ang iisipin na umuwi ito kinagabihan. Usap-usapan ito roon. Madami daw groceries akong nabalitaan, inay. Nagtataka rin ito sa halaga na nasa envelope. 10,000? Kahit yata 1,000 lang, ay kakalat agad iyon na parang apoy. Wika pa nito. Nang abala na ang kanilang inay sa pagbabasa ng Biblia, ay marahang lumapit kay Emily si Thunder. Ate, sigurado ka bang hindi kanya naki? Hindi, Thunder. Putol niya, sasabihin ito. Pero bakit may pera? Tanong pa ng kapatid kung ano-ano ang iniisip mo. Hindi niya ako nakilala. Tapos, lasing na lasing pa siya. Saka wala siyang kailangan bayaran pa. Wala siyang obligasyon para bumawi. Mahinang sabi ni Emily. Tila magtatanong pa ito, pero nagbago ang isip nito. Lumayo na ito at naaawang sinundan ito ng tingin ni Emily. Alam nitong nasaktan siya noong nakaraang gabi. At mahirap para dito natanggapin na hindi siya nito na ipagtanggol. Kumurap-kurap siya na mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. At ibinalik na niya ang tingin sa kanyang ginagawa. May sugat na iniwan ang gabing iyon na hindi lamang sa kanya. Parang mas umantak pa nga iyon sa kapatid niya at hindi niya alam kung paano ito tutulungan. Siguro, panahon na lang ang magpapagaling sa kanilang lahat. Hahayaan na lang niyang panahon ang humilom sa sugat nilang magkapatid. Bulong niya sa sarili. Makalipas ang isang buwan, isang bagong benepisyo muli ang ibinigay sa mga trabahador ng hasyenda. May medical check-up para sa lahat sa health center. At mandatory iyon kaya kasama roon ang buong pamilya ni Emily. May dumating din na mobile laboratory para sa isasagawang laboratory test. Gusto raw siguraduhin ng mga Alonso na nasa mabuting kalusugan ang lahat. At kung mayroon mang mga may sakit, ay malalaman kung ano-ano ang mga iyon para agad daw na maagapan. Kinunan sila ng sample ng urine at stool. Pero isa sa medical test na ginawa kay Emily ang nakakuha ng pansin niya nang matanggap ang resulta. Negative ang result. Bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi siya buntis.
dahil dumating ang buwan ng dalaw niya sa tamang araw. Kinilabutan siya dahil ni hindi sumagi sa kanyang isip noong nagdaang buwan na maaari siyang mabuntis sa ginawa niya. Kaya napansin agad niya ang parating iyon ng resulta ng kanyang medical exam. Nagtataka din siya dahil ngayon lamang nagkaroon ng mandatory na medical exam ang mga taga-hasyenda. Hindi kaya? Mariina umiling si Emily. Napaparanoid na rin siya gaya ni Thunder. Imposible ang iniisip niya. Hindi siya nakilala ni Senyorito Nathan. At bakit ito magkakasaya ng panahon sa isang tulad niya? Isipin lang niya iyon ay isa ng malaking kabaliwan. Bulong niya sa sarili. Hindi siya buntis? Ulit ni Nathan sa sinabi ni Brent. Nakaupo siya sa likod ng study at inaasikaso ang ilang paperworks nang pumasok ito. Seryoso itong umiling. No, she's not. So matatahimik ka na ba? Tapos na ba ang kabaliwan na ito? Wika ng lalaki. Hindi agad nakaimik si Nathan. Bakit may parte ng puso niya ang gustong malaman na positive ang resulta? Bulong niya sa sarili. Umiling-iling na napapuntong hininga na lamang si Brent habang nakatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng Love Surrender. Sana ay muli ninyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.